sa mga huling araw. Ang Diyos ay naging tao para gawin ang gawaing dapat niyang gawin, at gampanan ang kaniyang ministeryo ng salita. Personal siyang gumagawa sa piling ng tao. Dahil mithiin niyang gawin silang perpekto ang lahat ng kaayon ng kanyang puso mula sa paglikha hanggang ngayon. Itong mga huling araw lang, nagkatawang tao ang Diyos para gawin ang napakalawak na gawain. Pinagdurusahan niya di matiis ng tao, ngunit gawain niya'y hindi naaantala kailanman. Kahit magpakumbaba siyang naging ordinaryong tao, nagkatawang tao ang Diyos para lupigin ang mga tao at mga minamahal. Niya'y gawing perpekto, nais niyang makita ng sarili niyang mga mata ang mga taong ginagawa iyang perpekto. Nais niyang makita mismo na magpatotoo ang mga taong ginagawa niyang perpekto. Kahit dakilang Diyos ay naging tao, kanyang plano kailanman ay hindi nalilito. Siya'y gumagawa ayon sa kanyang plano, hindi lang isa o dalawa perpekto, ngunit iilan lang sila sa grupong ito. Sila ay mula sa iba't ibang bansa sa mundo, mithiin ng maraming gawaing ito na matamo ang patotoo sa kanya ng mga taong ito. Mithiin ng maraming gawaing ito na gawing perpekto ang mga pinili at kalwalhatian ay matamo sa pamamagitan ng iilang taong ito. Nagkatawang tao ang Diyos para lupigin ang mga tao
kita ng sarili niyang mga mata. Ang mga taong ginagawa niyang perpekto, nais niyang makita mismo na magpatotoo ang mga taong ginagawa niyang perpekto.